Pasensya si Pangulong Duterte sa mga magulang dahil hindi pa rin maipapatupad ang face-to-face classes. Sa kanyang public address kagabi, muling tinutulan ng Pangulo ang sinusulong na limitadong face-to-face classes ng Department of Education. Giit ng Pangulo, hindi siya tutol sa pag-aaral ng mga bata pero hindi pa maaring ipatupad ang face-to-face classes dahil kailangan pangalagaan ang kalusugan ng mga ito. Posible rin anya pumasok sa bansa ang mas mapanganib at mas nakakahawang variant ng COVID-19. Itong sa Department of Education, they are leaning on just go back to face-to-face yung eskwela. They want normalcy in the running of the education of the young. Sang-ayon ako, wala akong problema. Whatever is convenient o comfortable para sa mga bata, nandoon ako. Patawarin lang po ninyo ako kasi hindi ko talaga kayang magbigay ng pahintulot na pwede na silang normal sa eskwelahan. Kasi kung magkadisgrasyahan, buhay ito. Naniniwala naman ang isang grupo ng mga guro na hindi pa handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong school year 2021-2022. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Raymond Basilio, Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers, na hindi pa nareresolba ang mga problema sa distance learning noong nakaraang school year, gaya ng kakulangan sa module at mahinang internet connectivity. Nangangamba si Basilio na posibleng maulit ang mga ganitong problema ngayong school year at sa karanasan umano ng mga estudyante at guro, magastos ang distance learning. Kaya dapat maglaan ng sapat na pondo ang gobyerno. Pinuno rin ni Basilio ang umano'y hindi na gamit na pondo sa loob ng Bayanihan 2 na nakatulong sana para maging maayos ang distance learning. Sa tingin po namin, ang mayor na usapin dito ay yung pong pagkakaroon ng sapat na budget allocation no, ng ating education department at saka yung maagap na paggamit ng DepEd sa pondo. Halimbawa po, yung pong pondo for under Bayanihan 2 para sa Department of Education ay hindi pa po na-utilize no? O hindi pa po na-provide sa mga teachers yung laptop computers na kabahagi nitong pondo. Hindi pa na ipoprovide yung internet data allowance, na sinasabi nila communication allowance, na gagamitin ng ating mga guro at ng mga mahihirap na estudyante.